So hello, hello, hello mga kalinga. Ayan, Linggay is back. Ayan, pinaisip mo naman akong i-share para sa inyo mga kalinga. So ikaw ba ay isang OFW? Stress ka ba? Or may dinaramdam ka na problema? Ayan, ito, pakinggan mo tong video ko na maaaring makapagbigay lakas sa'yo at inspirasyon para hamunin ang lahat ng hirap sa buhay. Ayan, this is your Linggay, makakasama niyo sa inyong buhay. So for today's vlog, siguro naisip ko na habang naghihiwa ako ng manok ski, ayan, magsishare ako ng mga stories ko about sa mga nakaraan ko or failures ko, depende sa lalabas sa bibig ko. Ayun, on the spot stories para sa inyong mga kalinga. So, samahan niyo ako habang naghihiwa ako ng manok. Pakinggan niyo to. Ayan. Ready na ba kayo? Ayan. So, mga kalinga, mag-start siguro ako ng story ko as a OFWDH. Ayan, domestic helper. So, bago ako nakarating dito, mga kalinga, sa Kuwait, nagiging DH din ako sa Singapore. Ayan. Ayun. Tapos, umuwi ako ng... Bumalik ako. Hindi ko kinaya. Umabot lang ako ng 9 months. Ayan. Sa isang buwan, tatlong buwan, anim na buwan, paano-ano ako sa employer ko. Sabi ko kasi, pabago-bago yung decision ko kung kakayanin ko ba o hindi. Sa bawat naiisip ko yung pamilya at anak ko, sinasabi ko sa sarili ko, kakayanin ko. Ayan, mga kalinggay. Kakayanin ko. First month, umayaw ako. Gusto kong bumalik ng agency. Kasi hindi talaga kaya ng powers ko. Ayan, mga kalinggay. Kasi alam ko sa sarili ko kung kakayanin ko or hindi. Hanggang saan lang talaga kaya ng powers ko. Eh, hindi talaga kaya. Masyadong stressful, mga kalinggay. Grabe. Sobrang nakaka-stress. Yung hindi ko naranasan bilang isang katulong, naranasan ko. Ayan. So, ayan. Medyo nakaya-kaya ko pa siya. So, umabot ako na 9 months. So, sa 9 months ko na yun, naku, mga kalinggay. Doon na talaga sumuko si Linggay. Ay, medyo na-depressed. Medyo na, no, walang, ano na, hindi ako iiyak kasi wala akong trabaho. Siyempre, aasahan ako ng mga anak ko, pamilya ko. Wala akong maibigay. Wala akong may itulong. Ayan. Kasi ako naman kasi yung tipo na tao, mga Linggay, na ayoko yung pabigat. Ayoko yung pabigat ako sa mga tao sa paligid ko. So hanggat kaya ko na may papagkakakitaan, ayan. Gustong-gusto ko. Hindi ako mapakali sa isang lugar pag wala akong trabaho. Lalo na may obligasyon na ako kasi I'm a single mom. May tatlo na po akong anak. Ayan. Tsaka breadwinner ako sa amin. So, nung nag-upload ako ulit, pray ko talaga kay Lord na sana magiging maganda. So, na-trauma din ako kahit papano, mga kalinggay. Dahil sa mga naranasan ko sa Singapore, na-trauma din ako. Parang may takot, may kaba. Kasi hindi mo alam yung magiging sitwasyon mo pag nandito na ako ng Kuwait. Hindi ko alam kung mabait yung magiging amo ko. Hindi ko alam kung magiging maganda yung kapalaran ko dito. Ayun. So, sa awa naman ng Diyos. Ayan. So, habang nag-a-apply ako, mga kalinggay, hindi din ganun ka ano, mahirap din. Alam yan ng mga OFW. Ayan. Ang hirap mag-apply. Habang nag-a-apply ako, naranasan ko na, alam niyo yon, ma-shoutout dyan sa Alam doon sa Cubao, papuntang Star Mall sa Mega Mall. Ayan. Alam niyo ba, mga kalinggay, nilakad ko yan. Ayan. Ayokong sumakay ng bus. Alam niyo kung bakit? Pag sumakay ako ng bus, mawawalan ako ng pera. Mawawalan ako ng pamasahe punta doon sa office namin. Ayan. Mawawalan ako ng pamasahe. Pabalik na naman. Sa sobrang pagtitipid, mga kalinggay. Hindi nyo ba alam? Sa Pedro Hill, tinukutan pa ako. Mga kalinggay, kaya sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga nag-a-apply abroad, ayan.
saludo po ako sa inyo kasi hindi naman tayo makipagsapalaran dito sa ibang bansa kung wala tayong mga pangarap para sa ating pamilya. Lalo na sa mga single mom na katulad ko, ayun. Saludong saludo po ako sa inyo na nakayanan natin na mga ibang bansa, iiwanan yung mga anak, ayan. Yung alam nyo mga Kalingga, yung sakit sa akin bilang isang ina na mawalay din sa mga anak ko. Yung unang nagiging ano ko mga Kalingga, yung alam nyo yun, yung nag-a-apply ako, sabi ko ayoko yung may anak, ayoko yung may bata. Kasi sabi ko nasasaktan ako. Mula noon, nasasaktan ako na magtatrabaho ako bilang yaya. Na samantalang yung mga anak ko hindi ko maalagaan. Ayun. So, ayun. Wala akong choice. Ganun talaga yung hinahanap. So, ikaw naman, gustong-gusto mo makapagtrabaho. So, tinanggap ko yung ganun. Ayun. So, tinanggap ko. Nag-aalaga ako ng bata. In-accept ko na siya. In-accept ko sa ano ko. Ito kasi yung needs ni. Ito kasi yung naghahanap. So, pag gusto ko mabilis yung lakad. Ayan. Yung lakaran ng ano. Kasi pag mag-aantay ako ng mga employer na naghahanap ng ano. Ng yung may naghahanap na walang bata. Medyo matagal-tagal. Kailangan talaga yung. So, ayun. Nung time na yun, makakalinggay. Sobrang makakalungkot, nakakaano para sa akin. Yung first time yun sa Singapore, yun yung first time ko na mag-alaga ako ng bata. Sobrang nakakalungkot. Ayan, pag nakikita ko yung mga anak ko, pag nag-aalaga ako ng bata, nakikita ko yung mga anak ko doon, naiiyak ako. Sa totoo lang, naiiyak ako. Walang, ano, lalo na pag magpapakain ako, magpapaligo ako, ano ako sa mga alaga ko. Ang sakit, alam niyo yun? Kaya sa lahat ng mga single mom na, ano, saludo po talaga ako sa inyo. Wala tayong magagawa kundi tanggapin yung kapalaran natin kasi ito lang yung makakaya natin para makapag-provide talaga. Sorry mga Kalingga, inak ko. Oh, nakatrabaho na ako dito. Salamat sa Panginoon kasi na ibigay niya ako dito sa napaka-supportive, mapagmahal na employer. Ayan. At saka sa mga alaga ko. Natutunan ko na din tanggapin na ganun yung buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ayan. Sa lahat ng mapapait na naranasan ko, sa lahat ng ano na naranasan ko doon sa Singapore, thankful ako at blessed ako. Nagpapasalamat ako kay Lord na binigyan ako ng panibagong panimula dito sa Kuwait at nagkaroon ng mga employer na mababait. Ayan, minsan nakakaano pero hindi mabibilang lahat ng tulong, advice ko dito. Siguro masasabi ko na napakaswerte ko, napaka-bless ko, napaka-ano ko kay Lord. Kasi lahat ng idinasal ko, lahat ng hiniling ko, hindi naman pa, lahat ng idasal ko sa kanya, binigay ni Lord sa akin, magkaroon ng employer na mabait, magiging okay yung sitwasyon ko dito. Salamat Lord. Ayan. So, ayun. Yun guys, no? So, ayun mga Kalinggay. So, huwag tayo mawala ng pag-asa lalo na single mom, OFW po dyan. Saludo po ako sa inyo. So, yung may advice ko po sana, no? Sa lahat ng pamilya ng mga OFW. Sana po magbigay din kayo ng oras para sa amin na kamustahin. Yung pangamusta nyo, mga pamilya namin dyan sa Pinas, isa na po yung napaka powerful na nagbibigay sa amin ng lakas dito. Nakakawala ng stress, nakakabigay buhay sa amin sa araw-araw, kalusugan sa araw-araw. Ayan.
So, sana makapagbigay ako ng inspirasyon sa inyong lahat, mga kalinggay. So, sana sa susunod na video, sana patuloy niyo po akong supportahan. Please like and share and subscribe in my YouTube channel. OFW na napaka-plastic. Kami na siguro yung pinaka-plastic na mga tao. Sa totoo lang, in reality. Alam niyo kung bakit? Nagiging masaya kami sa harap ng camera. Pero hindi mo alam kung ano yung nasa likod niyan. Ayun. Nagiging masaya kami, nakakapagsayaw kami, nakakapagkanta kami, nakakapagpaganda kami. Pero hindi nyo alam, yung chances sa on-com, pinapakita lang namin na okay kami. Kinakaya lang namin. Mayroong mga OFW na sinasabi, okay na ako dito. Okay yung ano ko dito. Okay yung sitwasyon ko dito. Pero hindi nyo po alam, tinatago lang nila sa pamilya nila para hindi sila magkakaproblema. Para hindi sila manungkot, hindi sila mabahala. Ganyan katatag yung mga OFW. Kaya saludo po ako sa inyo. Saludo ako sa lahat ng mga OFW na kagaya ko. So, sana po sa pamilya namin sa Pinas, sana naman bigyan nyo na kami ng halaga, bigyan nyo kami ng pansin ay sa konting oras. Yan lang po yung aming hindi. Sa lahat ng mga pamilya ng OFW, sana po bigyan nyo din halaga yung mga perang pinapadala namin. Sana bigyan nyo din ng konting saya yung mga OFW na nagsasakripisyo at nagtatrabaho. Nang lumayo para sa inyo. Na mabigyan kayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Ayan. Sana mabigyan nyo din ng halaga lahat ng pagsasakripisyo nila. Kaya payo ko sa lahat ng mga OFW yung marunong mag-invest din kahit papano. Kasi hindi sa lahat ng oras kaya lang natin magtrabaho. Hindi sa lahat ng oras kaya lang ng katawan natin magtrabaho. So, kailangan marunong din tayong mag-isip ng mga kahit konting investment lang na pag hindi mo na kaya, pag gusto mo nang mag-for good, mag-stay for good sa Pinas, nakasamang pamilya mo. Sa lahat ng pinagdaanan ko, Lord, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa blessings na ibinigay mo sa akin, sa lahat. At sa mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na sa pandemic ngayon, salamat. Dahil sana bigyan mo kami ng kalakasang loob, magandang pangkalusugan, tsaka naipalayo nyo kami sa mga kapahamakan. Ayan. Salamat. So, sa lahat ng mga kalinggay ko na OFW, saludo po ako sa inyo. Sa mga single mom na ngarap ng magandang buhay para sa mga anak nila, saludo po ako sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid na pinapaaral nila. Ayan, saludo po ako sa inyo. At sa lahat ng anak na gusto mabigyan ng kasiyahan ang mga magulang, saludo po ako sa inyo. Ayan. So, sana yung video na to, nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo na kahit anong hirap na pagsubok na ating pagdadaanan bilang isang OFW dito sa ibang mga bansa, saan man sulok ng mundo, ayan, naway mabigyan tayo ng magandang kalusugan. So, ayun, alam niyo ba mga kalinggay na dumating din ako sa point na na-depress ako, na umatake yung anxiety ko, na stress, problema, lahat na kahalo-halo. Dumating din ako sa punto na hindi ko makontrol yung sarili ko. Bigla na lang ako maiyak-iyak, na sobrang bigat sa dibdib. Alam mo yun, parang sasabog ka. Hindi mo alam kung ano yung laging bakit yung lahat na pumapasok sa isip mo. Lahat na nagaano sa isip mo. Kasi parang nandun ka na sa point na ginawa mo naman lahat. Pinakita mo naman lahat. Yun.
bakit parang kulang pa? Bakit parang halos lahat ng ano, parang sinisisi mo yung sarili mo, may pagsisisi sa sarili, may mga tanong, ayun. So yung advice ko lang po sa mga OFW na nakakaranas po ng ganyan, si Lord lang po, ayan. Diyan, hingi lang po kayo ng tulong. Kausapin nyo si Lord. Kausapin nyo yung Panginoon natin. I-boss nyo po lahat. Kausapin nyo yung parang tao sa harapan nyo. Parang tao siya na ipinto mo lahat. I-boss mo lahat. Ayan. Maniwala po kayo. Gagaan at gagaan yung loob nyo. Ayan, mga kalinggay. Yan po yung mga nararanasan ko dito. So, ayun. Sa awa ng Diyos, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya ako, nag-send siya sa akin ng mga tao na makakatulong sa akin. Ayan, sa partner ko lang salamat. Ayan, sa employer ko na nag-a-advise sa akin. Alam niyo ba mga linggay, hindi ko sana nakakayanan lahat kung hindi din dahil sa employer ko, sa amo kong babae. Siya yung laging nag-a-advise sa akin dito. Siya yung nagpapalakas ng loob ko. Siya yung... Nandiyan siya. Naiintindihan niya yung sitwasyon ko bilang isang OFW dito, bilang katulong nila. Ayan. Kasi sa totoo lang mga linggay, may mga amo kasi, hindi lahat, may mga amo kasi na pag problemado ka or ano ka, sinisend ka nila, ayaw nila sa'yo kasi ayaw nila ng ganun, ayaw nila ng mga problemadong katulong, ayan. So, sa akin, minsan kasi hindi ko nakokontrol yung sarili ko, nakikita niya na lang ako umiiyak, kanya. So, pasalamat ako kasi nandyan siya. Kaya, tumagal din ako dito sa kanila. So, ayun, yung sa lahat ng mga OFW na nanay, kapatid, anak, ayan, magulang. Saludong-saludo po ako sa inyo na nakayanan natin lahat ng mga pagsubok mag-isa dito sa ibang bansa. Ayun. So, sana yung magiging advice ko din sa mga pamilya ng mga OFW na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa inyo. Sana po, bigyan nyo din kami ng time ng kahit kaunti lang. Hindi yung magkakausap na lang tayo tuwing sahura na. Masakit man sabihin, pero yun yung halos lahat ng mga na kakausap ko, yung mga close na tao na OFW na katulad ko. Ayan. Yun yung mga laging hinain nila. Ayan. Hindi lahat. So, salamat na lang sa hindi lahat. So, ayun. So, ayun. Salamat sa inyo, mga linggay. Salamat sa pakikinig ng aking munting stories. Sana na-inspire ko kayo. Napalakas ko yung loob nyo. Ayan. So, sa lahat ng mga OFW, laban lang. So, focus lang tayo sa lahat ng mga pangarap na gusto nating abutin. Iisipin natin lagi kung ba tayo nandito. Ayan. So, salamat. So, lagi lang po tayong mag-pray. Lagi lang po tayo maniwala kay Lord na lahat ng mga sakripisyo natin dito ay matutupad din, magagawa din natin. Ayun. So, salamat sa inyo sa pakikinig sa akin. Sana'y sa uulitin, ayan, sa susunod ko mga video na may i-upload. Sana makakasama ko pa rin kayo. Ayan. So, bye-bye. God bless everyone. Thank you. Ayan.